Gusto mo bang kumita ng extra gamit ang iyong internet connection? May pambayad ka na ng bill? May pambili ka pa ng bigas? Di ba, Hanel? Gusto mo ba mag-umpisa ng piso wifi business pero hindi ka pa sigurado kung anong gagawin mo? Ito ang astig! What if sabihin ko sa'yo na pwede kang makapag-umpisa ng piso wifi business na walang kapital? As in, zero kapital! Kahit sino magsabi sa inyo niyan, mga ka-IT, huwag ko kayong maniwala. Dahil in every business, there should always be a capital. Pwedeng pera, oras, o ideya. Sa atin, ang pag-subscribe po natin sa ISP, PLDT man yan, Globe or Converge, initial capital na po yan. Ima-maximize lang po natin. In this video, tutulungan po kita makapag-umpisa ng piso wifi business with less capital. Kumbaga, test the water stage muna tayo mga ka-IT. Kung profitable ba, kung feasible ba ang piso wifi business sa inyong lugar. Ang kagandahan po nito mga ka-IT, lalo na kung marami pong foot traffic sa inyong lugar, yung ROI po nito, return of investment, is mga nasa 1 to 2 months lang. Bawing-bawi mo na ang inyong capital. At tawagin po natin ito mga ka-IT, seeming automatic piso wifi business. Wala po itong wifi vendor. At hindi din po natin kailangan ang Umada software. Lang. Number 1, bumili lang po kayo ng TP-Link AP-110 access point. Bakit kailangan pa natin bumili ng access point? Meron namang libreng stock router from ISP, di ba? Ito po mga ka-IT, kulang po to sa features na kailangan natin. Maliit din po ang wifi range nito. At medyo baggy. Having an outdoor antenna or access points mga ka-IT, it means na mas malawak po ang yung wifi range. Kung mas malawak po yung wifi range, mas marami po kayong magiging customers. Kung mas marami po kayong magiging customers, mas malaki po yung kikitain ninyo. Yung TP-Link AAP ko po ka-IT is abot sa siguro ng 100 to 150 meters omnidirectional na po yan. Compared mo naman po sa stock router na nasa 20 to 30 meters lang. Di po ba? Ang layo. And number 2 ka-IT, kailangan po natin ng Microsoft Excel or WPS spreadsheet. Don't worry mga ka-IT, hindi po tayo gagamit ng formulas. Very basic lang po yung gagamitin natin. Number 3, kailangan po natin ng clock alarm. Yung built-in sa PC po natin ay goods na po yan. Sa smartphone po ninyo na built-in, goods na din po yan. And number 4, syempre, kailangan po natin ng PC or smartphone to access our TP-Link AAP admin interface. Okay! Since nabili mo na ang TP-Link AAP 110, wow! Ang bilis! Nabili mo na agad! Kukunik na po natin sa ating PLDT Home Fiber Modem Router or kung Globe man po or Converge man po ang gamit ninyo. Ito po ang kanyang diagram. Oras na pala kahit tinasuntukin ang like button. Now, kukunik na po tayo sa wifi ng ating TP-Link AAP 110. Hindi na po kailangan ng password dito mga ka-IT dahil by default, open po ang wifi nito. So once connected na, open po tayo ng web browser. Sa web address bar, type lang po ang tplinkaap.net. Need po natin ng internet access to access this URL or domain name. Kaya make sure po ka-IT na tama po ang connection ng PLDT router po natin at ng TP-Link AAP 110 para may internet access. Dito sa web admin interface, type lang po natin ang username at password na pareho pong admin. Then you will be prompted to change your username and password. Create your own personalized username and password. Next, create your SSID or Wi-Fi name and password. Click Save. We will be disconnected kasi nagbago na po ang SSID at Wi-Fi password. Reconnect lang po tayo sa ating TP-Link AAP 110 gamit ang new SSID at password. Check this, I have connected to the new wireless network and finish. Ngayon, set up na po natin ating TP-Link AAP 110 para sa ating piso Wi-Fi business. Navigate lang po tayo sa wireless. Dito sa wireless settings, click this to edit. Enable rate limit. Dito sa download at upload limit, lagyan lang po natin ng 3000 kbps or 3 mbps. Depende po sa inyo, pwede po kayo mag-adjust ng 2500 kbps or 2.5 mbps. Bakit kailangan natin itong gawin? Ito pong magsisilbing bandwidth limit.
ng each device na kukonek po sa Wi-Fi po natin para iwas agawan ng bandwidth. Ingat lang po sa Gbps and Mbps mga ka-IT, baka malagyan niyo po ng 3000 Mbps. I would also recommend to enable the guest Wi-Fi para hindi nila masilip ang network po natin at ma-access ang TP-Link AAP admin interface. Pero kung wala po kayong PC mga ka-IT, smartphone lang po talaga yung gamit mo to manage the TP-Link AAP 110, disable nyo lang po yung guest Wi-Fi. Kasi kapag naka-enable po yan, hindi po ninyo ma-access ang TP-Link AAP admin interface. Dito, useful too to change your Wi-Fi channels. Na-explain ko na po yan dito mga ka-IT kung paano palakasin ang inyong Wi-Fi. Para sa hindi pa nakasuntok ng like button, suntukin nyo na! Next, navigate naman po tayo sa MAC filtering. Check this to enable MAC filtering. Add a group. Kailangan pong group muna yung add natin mga ka-IT. Lagyan nyo lang po ng kahit anong pangalan. So dito, client lang po ilalagay natin. Dito naman sa MAC filtering association, make sure na naselect mo ang tamang MAC group name. Dapat same silang dalawa. Then, sa action, set it to allow and save. Yes po mga ka-IT. Whitelist MAC filtering po yung gagamitin natin. Save din itong sa itaas. Dito naman sa add a group member, kayo mag-add ng MAC address ng Wi-Fi clients po ninyo. Papakita ko po sa inyo mamaya. Make sure pala mga ka-IT na naka-device MAC ang mga devices ng Wi-Fi clients po ninyo. Meron po tayong explanation dito or sa description box. I-open ko na po ang WPS spreadsheet ko mga ka-IT. So ito po yung example ko. You can replicate this. Wala po itong formula. So meron lang po tayong color coding. So green meaning online po yan. Kung orange, yellow, about to expire na po yan. Kung gray, ibig sabihin expired na po, wala na pong oras. Yung orange, personal devices po namin yan. Yung violet, VIP po namin yan. Magpro-provide po ako ng template sa description box. Next, sa timer naman po mga ka-IT. Ito po yung ginagawa ko sa timer. Dito sa alarm, naset ko po yung name, ang oras na expiration, at enable. Oh, may nag-time na client mga ka-IT. Excuse mo na. Ang gagawin po natin guys, syempre dismiss po natin to. Then hanapin natin dito sa spreadsheet po natin si Anthony. So i-gray po natin. Pagkatapos tandaan mo ninyo yung kanyang MAC address. Punta po tayo sa TP-Link AAP po natin, CB1B. So tanggalin po natin. At yun, disconnected na po yan. Expired ang oras niya eh, di ba? May gustong kumunit mga ka-IT. Excuse mo na. Lista mo na natin. So ang gagawin po natin mga ka-IT, syempre pupunta tayo sa spreadsheet po natin. Si Anthony din po yung magkoconnect. So lagyan natin ng green para online. And then for example, let's say 3 hours. So lagay po natin hanggang alas 6. Then copy at paste po natin sa ating MAC filtering. Yun, connected na ulit si Anthony. Ang kagandahan nito mga ka-IT is future-proof po ito. Eh kung lumaki na po yung piece of Wi-Fi business ninyo, eh gusto mo na mag-automate, pwede. Pwede mo itong gamitan ng piece of Wi-Fi vendor or Omada software. Shoutout nga pala sa mga solid ka-IT po natin, kay Mixclip, kay Mokuro, and of course, mga naging client po natin, kay Miss Remalen, kay Ma'am Angeli Alagao Barbon, and of course, kay Ma'am Donato Mata. Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala.